So bagong lahat, luma muna. Nung nakarang araw, nilabas ang balita na kasali nga sa McDonald's All American si Brownie. Siya yung isa sa naging maingay ang pangalan doon kasi nagkaroon ng discussion kung dapat ba siyang kasama talaga sa selection. Ang isa sa mga committee, sinabi ng magkakaroon ng doubt sa pagkakasama talaga ni Brownie dahil sa nature niya, kung sino siya. Alam nyo na yon. Kaso, hindi naman kasalanan ng bata yon na anak siya ni LeBron James. Base kasi sa Draft Express, si Brownie ang isa sa best two-way player sa batch ng 2024 class at potential first-round candidate sa NBA draft. Naayon naman dito kay Adam Finkelstein ng Director ng Scouting for Basketball ng 24/7 Sports, si Brownie ay hindi tipo ng player na i-score ng 30 points sa isang game, pero pwede niyang mabago ang outcome or kakalabasan ng isang game. Ang isa naman sa mga selection committee, sinabi doon na ang isa sa rason kung bakit talaga napili si Brownie ay dahil nga top prospect siya. Mula 41, naging number 29 siya sa ranking. At dahil sa pagkakasama niya pa, dito nga sa McDonald's All-American ay naging 24 ang ranking niya sa selection. Pero either 24/7 Sports o Rivals yun. Sa ESPN, si DJ Wagner mula number 1 bumagsak sa number 2. Ang ranking ngayon ni Brownie sa ESPN ay number 28. At isa pa, isa din siya sa dalawang players na kasama sa top 50 ang wala pang college team. Ang isa doon, nakaw, pahirapan na naman ang pagbigkas. Si Matas Busilis. So hindi ko sigurado kung tama yung bigkas ko dyan. Siya yung number 9 sa ESPN. Si DJ Wagner nasa Kentucky na, kasama si Justin Edwards at si Aaron Bradshaw. Mga top prospect yun na nasa isang college team lang na pagdating ng NBA draft, naiiba talaga. So ang tanong, gaano nga ba kagaling talaga si Brownie? Kasi bakit siya nasama talaga doon sa top 50 ng ranking ng ESPN? Kahit hindi naman siya ganun nag-a-average ng malaki. Base nga sa mga scout, si Brownie kasi isang two-way player, iba sa tatay niya nung nasa high school pa at iba din yung frame. Nasa 6'3 or 6'4 si Brownie, ang mas malapit kasi kay LeBron si Bryce. Ayon nga dito kay Romeo Travis na dating ka-teammate ni LeBron sa high school na ngayon ay assistant coach na ng St. Vincent, St. Mary, marami nang sumubok na i-recreate si LeBron sa iba-ibang mga players at iba-ibang panahon or sa madaling salita, sinasabi nilang next LeBron James. So ang isa nga dyan, si Ben Simmons dahil sa frame at sa passing ability, tapos sumunod si Zion. Ang sinabi naman ni Travis, wala nang magiging another LeBron James, bukod siguro dito kay Brownie. Dahil ang pangalan niya, LeBron James, may junior nga lang. Dagdag pa ni Travis, ang ginagawa kasi ni LeBron ay maging clone ng game niya si Brownie. Base rin sa mga dating ka-teammate ni LeBron sa high school, yung passing ability ang naibigay or nakuha ni Brownie dito sa tatay niya. Kung gaano kagaling si Brownie, hindi mo yung makikita sa stats at hindi mo rin makikita sa actual game, siguro sa mga highlights. Dahil nga si Brownie naglalaro sa isa sa mga star-studded na team sa high school, ang Sierra Canyon. Every year, marami mga top prospect ang lumilipat dyan. Gaya nga dati ni BJ Boston at Zaire Williams na ngayon nasa NBA na. Meron ng 9 offers si Brownie sa college or mas marami pa. By March, posible siyang pumili or after gawin ko tong episode na to. Kasi March, matatapos yung season nila sa high school. Nire-recruit na rin si Brownie na maglaro sa NBL Australia. Kung pera ang habol, pwede doon. Pero ba't pa siya lalayo? Andyan naman ang G League Ignite. Mas mahahawakan ni LeBron doon or masusubaybayan pala. Time.